Hello po. Ha? Apartita, nandito na naman ha. O, galing kami ng Pampanga. Pagkatapos doon, diretso na kami ng Quezon City. Mihiling pa ako ng 1:30 sa Quezon City. Diretso na kagad tayo ha, ng patagal-patagal. O, granted na yung probation mo. O, di ba? Anong mga susunod na mangyayari? Tony, pwede na ba akong manghipo niya? Magawa na kaloko. Meron akong dala dito, ito. Actual to. Order to. Galing sa korte sa Manila wherein yung kliyente ko granted na yung probation niya. Okay, so explain natin isa-isa. Alright! Alright, bago tayo magsimula, kailangan napanood nyo na tong vlog ko na probation. Kasi yun yung ano, panimula eh. Pasok ka ba sa probation? Qualified ka ba? Diyan yan, panoorin mo yan. Kaya yung mga iba nagtatanong sa akin, eto, ang dami ha, attorney, yung asawa ko, yung kaso ko ganyan, yung anak ko ganyan, may kasong ganyan, pasok po ba sa probation? Hindi ko pwedeng hulaan, kasi depende, intay mo yung sentensya mo, malala, makakamtan mo rin ang iyong pangarap. Panoorin mo yung vlog yun. O, hindi ko malalaman kung ba, hindi ko pwedeng hulaan, huwag niyo ipahula sa akin, hindi ko ako manghuhula. Hindi, kailan ba na nag-a-apply ng probation? O, ito nga, kasi ito yung mga alam ko, yung mga nagawa ko. Number one, kapag kayong judgment day, yung pagka-promulgation na, yung pagna-sentensya na, sabi ni judge na, okay, ang sentensya mo, oh, si Pedro is hereby found guilty beyond reasonable doubt and is hereby sentenced to be imprisoned for, kuwari, 5 years and 11 months. O, kunyari lang, o, diba, hindi umabot ng, ano, hindi lumampas ng 6 years. O, diba, dun yung malalaman sa sentensya. Kung papasok siya dun sa application, kung pwede siyang mag-apply. And pangalawa, yung pag nagpi-plea bargain. Oh, ayan na naman, oh, 'di ba? Pag kayong ito na naman tayo, yung amin laya. Oh, 'di ba? Attorney na yung amin laya. Ito 'yun, umaamin kasi pag nagpi-plea bargain ka, nagpi-plea ka, umaamin ka sa mas mababang kaso. Oh. Tapos mag-a-apply ka ng probation, kaya amin tapos lumaya. Kasi pagka granted yung probation mo, laya ka. Di ba? Ito yung sinasabi ko. So, dalawa lang alam ko. Ewan ko lang kung meron pa ibang alam. Kayong nasintensya kang guilty. And, pag kayong nag-plea bargain. Okay. Attorney, paano kung acquitted? O, sige, mag-probation ka kahit acquitted ka, di ba? Ginagawa agad namin mga abogado, ina-apply ka agad namin ng probation. Motion for application for probation. Okay. Nag-a-apply pa lang, hindi pa granted yung probation mo dyan. Granted na! Hindi pa! Ha? Nag-a-apply pa lang tayo, sinasabi natin, judge, baka pwedeng payagan nyo po kami mag-apply. Okay, pag sinabi ni judge na, okay, sige, granted. Hindi ka pa granted. Nasabi ni judge, okay, sige. Granted na, pinapayagan ko na mag-apply ka. Ito, yung mismo, ito mismo yung experience ko dito. Ha? Bagong case yan. Nag-pre-bargain yung kliyente ko on the spot. Nag-motion na ako, Your Honor, may we be allowed to apply for probation. Sabi niya, okay, sige. Issue the order. O, ginrant yung application for probation. Ibig sabihin, pinapayagan yung kliyente ko na mag-apply ng probation. Tapos may order agad si judge dun. Paglabas ng order, inutusan agad yung kliyente ko na pumunta agad sa probation officer. On the spot. Yun mismo, diretso agad. Bakit? Doon na ibibigay yung mga requirements. Oh. Di ba? May mga requirements yan, may mga pinapasubmit. Attorney, ano-ano yung mga yun? Hindi na ako magbibigay ng specifics. Kasi baka mamaya, hindi naman pare-pareho yung requirements na binibigay ng mga probation officer. Pero ito, bigay ko sa inyo yung nakita ko doon sa listahan. Okay? NBI clearance. RTC clearance. MTC clearance. What else? Prosecutor's office. Clearance doon. Kukuha ka ng clearance doon. Okay. At okay, paano yung NBI? Di ba may kaso nga? Oo nga, basta kumuha ka ng NBI kasi baka lumabas doon, meron ka pang ibang pending na kaso. So basta pinapakuha, huwag ka na kumontra. Okay, ano yung iba? Hindi ko na nga pwede ibigay, huwag ka na magalala. Malalaman mo rin yan pag ikaw na nag-apply ka na ng probation mo. Meron kaming tentative setting for promulgation. Oh, gulat ka na. Tony, ba't promulgation na naman eh? Di ba na gano'n na ayaw? Probation na nga. Oo. Kasi yung araw na yun, dun namin to nakuha. Doon ibibigay ni judge to. Issue ni judge. Yung order, kung granted or denied ng probation mo sa araw na yon. Kaya pinapunta si accused doon sa probation officer. Ha? Kasi magkakaroon ng post-sentence investigation. Ano naman yung attorney? Ano naman animal sender? Post, ibig sabihin, after ng sentence, di ba sinintensyahan ka? 5 years and blah blah blah. Hindi umampas ng 6 years. Kaya, uy, apply tayo. Apply ng probation. O, magkakaroon pa ng investigation. Sino mag-iimbestiga?
si probation officer. Kaya ka pinapunta ron eh, kasi may mga bibigay na instruction si probation officer. Kaya magkakaroon ng, pag nag-grant yung application mo probation, magkakaroon ng post-sentence investigation. Oh. At isang na-discover ko, eto ha, kasi di ba kami, eto, sample yung sa kliyente ko. Di, nag-apply ako, nag-apply kami ng probation, pinayagan ni judge. Sinet kami ngayon ng ano, ng promulgation. Nung araw na nung promulgation mismo, nakiusap yung si probation officer na, Your Honor, pareset po muna. Kasi po, hindi ko pa po napupuntahan yung barangay. O, di pa po ako nakakapag-imbestiga sa barangay nila. O, nung akusado. Yun ang na-discover ko. It means, yung probation officer na nagkakonduct ng post-sentence investigation, pupunta pa sila dun sa barangay nyo. Para siguro magtatanong-tanong doon, ano ba, kilala ka bang snatcher doon, hodapper, maayos ka bang kapitbahay, baka nagwawala ka doon paglasing ka, nagagawa ka ng joke, di ba? Kasi saan magagawa ng report yan, recommendation kay judge, kung ikagrant yung ano mo yung probation mo, oh, yan ha, oh. Na-discover ko na, sineshare ko na sa inyo. So na-reset kami nung araw na yon, sinet ulit kami ng ibang date ng promulgation, judgment day, o ito na nga. Pagdating nung judgment day, ito na. Nakuha na namin ito. Already granted na yung probation. Na-comply niya lahat ng mga kailangan during the post-sentence investigation pa lang. Okay. Ito ngayon, magsisimula pa lang tayo dahil pag nag-grant na, nakalusot ka dun sa post-sentence investigation, nag-grant na. O, hindi ka patapos. Baka kala mo, yun! Dapper back again! Tigil mo na yan. Ito na, mabasahin ko na yung mga ano, kautusan ng korte pag nag-grant na. Ibig sabihin, si probation officer, direkomenda niya na i-grant. O, pero si judge pa rin ang may finals eh. Ito na, nag-release na siya ng order. Ito, granting the probation. Okay? Mabasahin ko yung mga kautusan ni judge. Ha? Okay, order. One cheeseburger. Order. Tatagalugin ko na lang ha, para maintindihan ninyo kung ano yung nakasaad dun sa order. Okay, tatagalugin ko na lang. Nang pinatawag ang hearing na ito, present dito ang accused na si Juan de la Cruz at ang kanyang kagalang-galang, kagupo-gupo ang abogado. O, basta present daw kami, sinabi ni judge. Aking konsiderasyon sa kanyang probation ay granted. Ayan, nakalagay dito, granted. At ang accused ay nalagay ko sa probation sa loob ng 3 taon. Okay, so yung kliyente ko, yung accused, 3 years, ha? 3 years ang probation niya. Okay, meron siyang mga kailangan gawin sa loob ng 3 taon. Alright, and then dito nakalagay, 3 years eh, malino na malino eh. At magsisimula na ito na kanyang sundin ngayon na rin mismo. Ito ang mga kondisyon. Unang-una, number one, the probationer, o yung probationer, yung accused, araw mismo na yun, nung promulgation at nung binasa tong order na to, within 72 hours, kailangan yung accused, yung probationer, ay magpakita na at mag-report na agad dun sa probation officer na sinasabi dito. O, unang-una yan, may number one na utos sa agad, ha? Ito tayo sa number two. Sinasabi dito na kailangan siyang mag-report dun sa probation officer once a month. Ah! Once a month. Sabi ni judge dito. Pero unless magkaroon ng ano, ma-modify o magkaroon sila ng agreement na ano na lang, o twice a month, ha? Gusto ko makita kita twice a month. O kaya once a week. O kaya once every 2 months, o once every 3 months na lang. Huwag ka na masyado anak, ayoko nakikita, naalibad barang ako sa mukha mo. Ano ang utos ni judge? Once a month. Ayan ha, pangalawang utos yan. Pangatlo, ito matindi. Kailangan daw yung address nitong probationer, nitong accused. Hindi dapat siya lilipat doon. Doon lang siya, huwag siyang aalis kung saan-saan, ha? Oh, yan nakalagay dito, oh. Oh, he shall reside at blah 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 and shall not change his residence. Huwag daw aalis na walang pahintulot ng probation officer or ng korte. So, ibig sabihin, kung aalis ka, kung lilipat ka ng bahay, magpaalam kay probation officer or mag-inform sa court. Nalilipat ka ng tira. Kung marami, titira na kayo sa condo. O, diba? Bingo. Magsabi ka. Ha? Pang-apat. Okay? Pagka mag-travel kayo, mag-Eurotour, kailangan magpaalam daw kay probation officer. And
and sa korte kay judge. Kailangan daw meron kang written permit to travel. Tori, ang ipit naman, no? Eh, okay na yan. At least nakaka-travel ka, hingi ka na ng permit. Okay, sana nakakulong ka, di ba? Oh. Panlima, ikaw yung accused o yung probationer ay i-allow mo na mag-visit. Mag-visit, hindi bang visit? I-allow mo na mag-visit. Bumisita sa bahay niyo, kailangan patuloyin niyo yung probation officer mo at saka yung mga ano niya, kasama niya. Ha? Mm. And paghahandaan mo rin sila ng spaghetti and chicken joy. Ito na naman sila. Huwag niyo papasukin. Huwag niyo pasarado ng pinto. Kailangan i-allow mo rin na mag-visit. O, siyempre kasi titignan ka dun eh. Baka mamaya. Kung di ba, may mga kalokohan ka rin. Mamaya, tatlo yung mga asawa mo rin. Tapos ka. Ha? Anin. Okay. Sabi sa number 6, he shall meet his family responsibilities. He shall meet. Oh, atore, ayoko makipagkita. Ayoko makipag-meet sa mga binang ko. Visit ko. Hindi, yun. Hindi meet up. Ha? Hindi eyeball. Meet family responsibilities. Ibig sabihin, kailangan nagagampanan mo yung responsibilidad mo sa family mo, sa pamilya mo. O, baka yung mismo nagtatrabaho na maayos, ikaw, parang yung sugal mo. Di ba? Sinasabi ko. Oh, ito, malapit to, malapit to. Devote mo raw yung sarili mo sa specific na trabaho. And wag na daw palipat-lipat. Shall not change said employment. Wag na raw palipat-lipat without prior notice dun sa supervising officer or yung probation officer na pinagre-reportan mo. Okay? So, example. Kung kilala ka na sa inyo, talama ka na hold-upper, ka na raw mag-shift being an snatcher. Ang sinasabi dito, yung legal na trabaho. Okay? Dapat, may silbi ka sa family mo at saka sa community. Okay, nakalagay dito. Or magkano ka, mag-take ka daw ng mga vocational courses, mga ganun. Paano yung tamang pandudukot? Kailangan legal, ha? Kasi pagka pumasok ka na naman sa illegal na gawain, balik ka sa loob. Tandag pa sa kaso. Kasi na natin, konti na lang. Refrain from associating with persons of questionable character. In short, huwag sasama sa mga BI, sa mga bad influence. Oh, yung mga kumare sa community niyo, mayroong mga ano diyan, yung mga mahihilig magsugal, o yung mga grupo ng mga gang, mga hold up. Pero siyempre, iwasan mo na, huwag ka na sasama doon sa mga 'yon, 'di ba? Mga lagi nakatambay, inuman ng inuman, chismisan ng chismisan. Huwag mo lang i-associate yung sarili mo doon sa kanila. Iwasan mo na sila. Okay, yan sabi dito marino mo. Oh, nasa order ni Jancho. At yung sunod, mag-cooperate sa mga programa ng gobyerno wherein pwede mong improve yung sarili mo. Oh, 'di ba? Kaya nga pinagbigyan ka ng batas eh na makapagbago at makalaya. Despite the fact na nag-guilty ka sa kaso, convicted ka, instead na ikulong ka, 'di ba? Oh, may privilege ka na makalaya, makasama ang family mo. Okay? So improve mo na 'yung sarili mo, kaya nga 'di ba sabi ko kanina, mag-enroll ng mga vocational courses. Oh, mga ganun. Oh, mag-aral ulit kung kaya pag-aralin ng magulang. Yung huling-huli, sabi dito, pag violate mo yung mga kondisyon na nandito sa order, pwedeng i-revoke ni judge, babawiin ni judge yung pagka-grant. O, hindi mo pwedeng sabihin na granted ni. Hindi pwede yan, just granted ni. Privilehiyo lang ito. O, hindi ito right. Wala kami kitang sinasabi dito na right. Right to probation, walang right to probation. Evidence lang ang probation. O, kasi dapat nga, kung may nagawa kang kasalanan, kung convicted ka, dapat pinaparusahan ka ng batas eh. May sentensya eh, pero hindi. Oh, 'di ba? Nasa laya ka, nakakasama mo pamilya mo, 'di ba? May pagkakataon ka magbago at gumawa ng tama. Ah, parang politiko. At anong effect noon? O may ano bang effect noon para alam ko lang. 'Di ba ka ma-issuean ka ulit ng warrant, arestado ka, pag-aresto sa iyo, i-serve mo na 'yung sentensya mo. Oh, 'di ba? 'Di ba na sentensya ka? Pinalitan mo na lang ng probation. Eh gumawa ka ng kalokohan, o i-serve mo na lang ulit mo, ha? Serve mo na lang to. Tigas ang ulo mo yan. O, yun ha. Okay, so kayo, may natutunan kayo ha. Sa vlog natin at nag-enjoy kayo. O, ngayon alam nyo na hindi porkit nag-grant na ang probation, itapos na. Gagawa na kalokohan. May ano pa yan ha, may susundin kayo. At ito na yung pagkakataon ninyo, yung mga probation na rin, yung mga accused. Okay, at saka para masabi nyo na rin sa iba, dagdag kaalaman din. Ito yung chance na binibigay ng gobyerno para magbago. Para ma-reform nyo yung sarili nyo. Okay? Napakadali na naman, di ba? Binasa ko. Dali-dali na naman sumunod. Di ba? So, God bless. Salamat sa pakikinig.
Ciao!